Good morning. Whatever you say. Sama ng gising. Yan, meron kaming boss dito dati sa ano sa DCMM nung araw Yung ang ganda-ganda, boss mo syempre, di ba? Pag nakita mo sa umaga, "Good morning, sir." Ang sagot niya, "It's up to you." How sad naman his existence. Bakit it's up to you? Ayaw niya tanggapin ang good morning niya. Good morning, partner. Good morning to you. With your very tropical, tropical design polo. Mahalo. Ayan. From the kingdom of Kamehameha. Naging Goku bigla. Naging Dragon Ball yung Kamehameha mo. Akala mo totoo eh. Baka hula kalamala, hirap yung ganagaran. Di ba yung mga Hawaii, iba yung mga words nila. Kasi ang init-init kanina, grabe. Oo, totoo. For the first time, sabi ko, oh wow. Akala ko, nabuksan namin yung ilaw sa labas. Kaya parang napakaliwanag naman. Yes. Yung pala, it's the morning sun. Oo. Ewan ko nga ba, parang bumawi ng mga nakaraang araw na medyo gloomy talaga. So nag-hello siya na, "Hi, I'm here, I'm still alive." Oo. Sa mga kamotorista, linisin niyo na po yung kotse. What? Wait! May sumpa! Di ba may sumpa yan? Alam ng mga kaservisyo natin na pag may isa naglinis ng sasakyan, uulan! At uulan. Depende yun. Depende yun. Kung maitim mabudhi nung naglinis. Malamang umulan. Doon pala yun. Sa budhi pala. Oy, meron tayong inaabangan ngayon, mga kaservisyo. Hane, opo, yung panghuli. Ay, panghuli? Oo, napakinggan ko kanina si Senator Risa eh. Oh. Sabi niya, panghuling pagdinig tungkol dito sa kay Alice Go. Bakit panghuli? Because re-recess? Di ba? Sa Sabado daw yata. Oh. Nakabakasyon na sila. Ngunit, sabi nung isang tipster natin, itago natin sa pangalang Camille. Naku! Mukhang meron pala tayong ano. Mukhang ang susunod ng mga pagdinig sa Senado, tungkol na kay PACQ. Alam mo, kailangan na rin naman talakayin yan. Diba? Dahil mabibigat din yung mga issues involved. Ay, sobra. Kay Pastor Apolo kay Buloy. Tsaka nagtetext na yata siya eh. Oh, but... Ano be? Tagal ko na naghihintay kaya, dito. Me naman. Ayaw na niya. Ayaw niya mag-wait. Kailangan po yung next number of the program ko dito. Correct. Correct. Ngayon, Alice, ipapasok ba natin mamaya yan? Yes. Yung Senate hearing. Kaya wala muna tayong kung kayo ang tatanungin. Mm-mm, kasi any minute, baka po pumasok na ang... As a matter of fact, nagsimula na. Yes. Kaya lang hinihintay lang po natin na pumasok na dun sa fast talk. Hindi nga fast talk. Kasi denial talk yata eh. Oo, sabi ni Senator Risa kanina, each member of the committee will have 15 minutes. Tapos, and I appeal to the senators to please observe. Sana. Especially. Hindi niya sinabi sino especially. Ay, nako. Mamaya po yan. Aabangan po natin dahil sana naman, ang sinasabi ng taong bayan, sana naman may mahugot naman tayo, may mapiga naman tayong sagot. Maski isa, labas dito sa "I invoke my right against self-incrimination." Mukhang may bago eh. May mga bago yata ang witness slash resource person slash ang dami na slash na sinabi. Pero ito naman ay sa lower, sa House of Representatives, di ba? Sabi, wala na exempted. Lahat magte-take out. Simula ngayon, magte-take out. Kaya lang daw pinayari niya dahil indifference to the office. The office held. Nagpasinda kayo eh. Natakot eh. Na-shake-shake siya. Partner, medyo malungkot na balita. Kaya ko lang naman gustong isingit ito dahil kahapon kausap natin ang ambassador to Lebanon, di ba? Yes. Mga 6 or 8 hours ago po, ay nilusob, inatake ng Israel ang southern Lebanon, which is north of the border of northern Israel, lang katakot-takot na jets, and mahigit 350 na po ang patay at mahigit 1,000 ang sugatan.
Ito po yung babasahin ko sa CNN. Ano po? 100 killed as Lebanese see deadliest day since 2006 as Israel strikes Hezbollah. Grabe, opo, partner. To think that this is happening in some parts of the world, no? Na ganito pa rin, ang dami pa rin lives lost. So ano po ang epekto sa atin noon? Siyempre, ang unang ang tinatanong natin, kumusta yung ating OF. Mga 11,000, ha? 11,000 documented na kababayan nating nagtatrabaho sa Lebanon. So in other words, kung dadagdag mo yung undocumented, baka madami pa. Lumabas ng 15 million. Oo. Opo, let's try and find out. Kung hindi man po sa programa namin ni Rica, mamaya po siguro makausap ulit ng Radyo 630 yung ambassador, Philippine ambassador to Lebanon. Kasi deadliest po ito, attack since 2006. Kaya nga partner. So alamin na po natin dahil nandito na rin naman na tayo, nag-update na tayo ng balita, isugod na natin. Ito na ang mga naglalagab love na balita ngayong araw na ito. It is the 24th of September, 99 days before 2025. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go mananatili sa regular na selda matapos magnegatibo sa tuberculosis. Alice Go nakatakdaring humarap sa pagdinig ng Senado ngayong araw na ito. Balita Batan. Pitong kapwa akusado ni Alice Go sa kasong human trafficking na walang piyansa sumuko sa NBI. Kampo ng dating alkalde sinasabing sinuhula ng 500,000 piso ang mga opisyal ng ilegal na pogo para magtago. Balita Batan. Samantala, PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva inaming chismis lang at walang basehan ang akusasyong isang dating PNP chief ang tumulong sa pagtakas ni Alice Go. Anak! Balita Batan. Deliberasyon ng House of Representatives sa panukalang budget ng Office of the Vice President na antala dahil sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte. Balita Batan. Panukalang pondo ng Office of the President, siyempre, mabilis na lumusot sa komite sa Senado. Balita Batan. Helicopter ng China sinundan ng aeroplano ng Pilipinas na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Research vessel ng China na mataan din malapit sa Palawan. Balita Batan. Dami nating problema. Oh, alam mo talagang dapat siguro bigyan tayo ng ano no ng libreng psychiatric care. Oo, sa dami ng mga pinag-uusapan natin na nakaaapekto sa ating mental health. Sa ating hindi lang mental health, BP. Ng mga Pilipino na nakasubaybay talaga sa mga hearing, di ba? OBP. Kahapon, yung mga nag-disc hanggang alas 3 ng umaga. Alin, yung ano, yung deliberasyon? Oo, partner, hanggang sa minuha na lang dahil nga hindi umapear, disappear, one half, one port. Ako antay ng antay Oo, wala. Hindi, akala ko kung ano-ano yung pinag-uusapan Minuha na lang dahil walang nag-appear talaga. Nagtatanong na lang, makabayan block. Diba? Na ano, tingnan natin sa susunod na election saan sila mapupunta. In the meantime, sana po nararamdaman ninyo na nangangamoy. Election na. Ay, hindi pa ba? Ay, sus, Mario Josef. Parang Pasko na nga, it's already here. Komilek! Ganon. Ano ba, Komilek? Ano ba ang gagawin natin? Labas na. Pero ano daw nila, ipopost nila, di ba, partner, ang kanilang mga COC ng mga tatakbong kandidata sa Komilek website para pwede raw natin itong makilatis ng taong bayan. In the meantime po, naghihintay tayo, sabi nga nila, naghihintay tayo ng circus comes to town. Aha. And ang daming mga botante na, ay, naku, election na naman. At hindi talaga kayo ano, hindi talaga kayo seryoso. As in, anong hinihintay ninyo? Ang daming ganyan na nakakalungkot pang isipan po natin, di ba? Ang ating mga iboboto. Palagi natin yung paulit-ulit na sasabihin. Kasi in the long run, tayo ang makikinabang dyan. Yes, and yun po yung lagi nating na sinasabi na, alam nyo, wala namang pipiliin dyan So you just choose the lesser of two evils. Still evil. Ma'am, sir, the lesser of two evils is still evil. Yun nga, di ba? So harsh. Is still evil. Diyos ko po, ito na naman tayo. By the way, congratulations po
sa bagong presidente ng Sri Lanka. Ay. Oo. Finally. Si Anura Kumara Dissanayake. Oh. Oo. Hindi siya lalaki? Babae siya? Alam mo siya? Oo. Leftist. Ay. Pero kasi nga desperado ang Sri Lanka eh. Oo. Oo, ikatakot. Eh, susmaryose pang kanyang national debt. Kaya nga, iangat ang kanilang ekonomiya. Nagmamakaawa para makautang. Uh-uh. Oo. So ngayon, lahat ng mga trapo, at least yung tinitingnan nilang parang, naku, ito, isa ito sa mga nagkurap-kurap sa ekonomiya, kaya nagka-hetot-hetot ang Sri Lanka eh. Nawala. Sana. Bagito ito. Oo, 55 years talaga. Old. Sana naman talaga. Left of center. Para may halaga na ba ang, may balor na ba ang kanilang kwarta? Naku! Ay, isa diba? Pa yan. Oo, isa po yan. Kasi, sa South Asia, isa po ang Sri Lanka sa medyo led-tagi. Diba? Kaya di nila maangat yung kanilang, yung bansa nila sa pagkakautang dahil ang baba. Opo, opo. Naalala nyo pa ba? Mga last year lang yata, late last year. Kilometro ang pila sa gasolina. Oh, kawawa. Sa kanila, sa kanila. Wag naman pong sana mangyari sa atin yan. Kaya habang nagdadasal po tayo ngayon, idami na rin po natin yung buong mundo sa dami ng mga nangyayari. Di lamang po dito sa Pilipinas ang namumroblema sa kanika-kanila mga isyo sa bansa, kundi ang buong mundo po. 9:44 na nagmamadaling umaga. Magbabalik po ang programang Balita Patan! Balita Patan! Balita Patan! Kahapon po sa ulat ni Marlene Padiernos na natawag ko pang Alice. sinabi niya na may natuklasan sa X-ray ni Alice Go na meron siyang impeksyon sa kanyang baga. Eventually, hindi naman pala ito TB partner, no? At least oo. Maganda namang balita 'yon kasi 'di ba? Paano mo patitistiguhin 'yon? Kung meron palang medyo nakakahawang sakit. Tama. So dahil nga hindi siya nakahahawa, ay ihinalo na siya dun sa piitan na may kasama niya yung isa sa akusado din ni Pastor Apollo Kibuloy and 38 others. Kasi ang dami na nila doon na dapat siyam lang yung dapat nakapiit doon sa detention facility na yan. Pero, Am I not surprised? No, sa dami. Kailangan na ng decongestion dyan. So, kumustahin natin ang pagkakapiit ni dating Mayor Alice Go, no? At yung pang kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasama natin ang spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology, Jail Superintendent J-Rex Joseph Bustinera. Good morning, Superintendent Peter Atrika, sa programang Balita Patan. Yes, good morning po, sir and ma'am, sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Good morning, Sir J-Rex. Ang tatanong po namin, confirmed na po ba na hindi naman talaga TB yung nakita sa baga ni Alice Go? Tama po, confirm po ito. Nagkaroon kami ng confirmatory test through her saliva kahapon at lumabas ng 3:43 p.m. na negative naman ito. Kasama rin yung ibang test natin, yung COVID-19 and other medical tests. Kaya safe naman po siyang inihalo talaga sa general population. I see. Okay. So that's good. Kaya ngayon nga po nakikita namin na mula sa feed sa Senado na nandun na siya. Pero pagkatapos po nitong hearing na ito sa Senado, balik po siya sa Pasig Jail. Tama ba? Tama po. She will remain in BJMP custody talaga po until further notice from the court. Kasi yung mga naunang court order po was deemed moot and na-retain na po sa BJMP ang custody. Okay. Before I turn it over to Rica, Sir J-Rex, pakilarawan nga po sa amin, ano ba ang itsura noong piitan ni Alice Go? Ito po ang itsura niya. Ito po ay isang parang studio unit na around 45 square meters. Okay. At may laman po, ang dingding po nito sa harap ay puro rehas. Okay. At may laman po itong mga around 10 na triple deck bed bunks na pinagdikit-dikit paikot doon sa selda na 'yon para may space lamang sa gitna. At meron po itong banyo na apat. Toilet and bath na rin na walang pinto o hanggang dibdib lang ang taas ng walling ng banyo para makita ng duty.
Ito nga po, opo, ang mga plywood po nito doon sa kanyang bunks ay around 3/4 na plyboard na binabalot ng linoleum o yung floor mat para hindi daw po tumagos yung surot. Ito po yung paliwanag ng ibang mga PDL doon. Okay. Wala, may unan naman po at ventilador at may ventilation naman na maayos ito. Miss, ano po, ceiling fan? Infirmary of clinic namin. Ceiling fan po ito? Wala pong ceiling fan ito. Wala pong ceiling fan. May industrial fan po na pangkalahatan. At meron din pong mga maliliit na ventilador kada level nung triple deck. Okay. 10 triple deck, 30 po ang total. Hindi po. 10 lang pong triple deck na pinagdikit-dikit. Kaya nga po, kung 10 triple deck, edi times 3, 10, 30. Hindi po. Ang isang bed unit po ay triple deck na. So, 10 pong ganun. Oo nga po. Kung 10 triple deck... Bale, opo, tama. 13 gaan po yun. Bale, ganun. Okay, tama. Okay po. So, nakahiwalay pa po yung other 10, ano? Sir J-Rex? Kasi parang ang pagkakasabi sa amin ay 40 yung mga nakapiit sa Pasig? 44 po sila sa Zelda. 136 po ang total na nakakulong sa Pasig City Jail female dormitory. Sa... Iisa lang po pala yun. Iisang Zelda na sama-sama sila ng 44. Tama po. Iisang Zelda lang. At meron pong ibang Zelda na ganun din po ang populasyon. Yun pong kanyang pasok nung siya'y nakitaan ng infection, ito'y bago siya makarating ng Pasig. So, hindi siya agad isinama to quarantine her. Opo. Ang resulta po kasi nung x-ray ay galing sa PNP at doon po nalaman, nakita ng doktor na merong possible finding. At ito naman po, hindi naman po siya hinalo. Nilagay po siya sa isang isolation o masasabi natin quarantine cell. Opo. Para lang hindi muna siya maihalo sa general population. Opo. Sige okay, po. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa pag-explain na Jail Superintendent J-Rex Joseph Bustinera. Sir, good morning po at maraming salamat po sa panahon. Thank you, sir. Ayan. Sorry, sir. Kasi akala ko hindi na magsasalita si sir. So medyo inangat ko agad. Pasensya na po, sir. Ating spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology. Si Jail Superintendent J-Rex Joseph Bustinera. Pasensya na po. Love, Boy Pindot. Akala ko hindi na siya. Sabi ko, ay hindi na magsasalita si sir. Opo, at tunghayan po muna natin ang nagaganap na hearing ng Senate Committee Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa Senado live. Kasama natin, Robert Malo. Robert. Rika, nagsimula na itong ikalabing apat na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay pa rin sa operasyon ng illegal na pogo dito sa ating bansa at maging yung pag-puslita palabas ng bansa ni dating Bambantalak Mayor Alice Go at mga kapatid. Kanina sa pagsisimula ng pagdinig ay sinabi ng chairman ng komite na si Senator Risa Ontiveros na lifted na ang contempt order laban kay Sheila Go. Si Sheila Go ang kapatid ni Mayor Alice Go. Pero dahil may nakapending ito ng mga kaso, ay ililipat na sa Bureau of Immigration ang kanyang custody. Kanina ay binasa naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ng Council of Chiefs. Ito yung grupo ng mga dating PNP chiefs kung saan ay... tinuligsan nila ay naging pahayag ng Senior Vice President ng PAGCOR na si Raul Villanueva kung saan sinasabi na mayroong dating PNP chief na nasa payola ni Alice Go tumatanggap ng mga payola ng monthly money mula sa Pogo. Ang sabi doon sa statement na binasa nila ay kinukundina nila itong statement na ito ni Villanueva at masyado daw itong nakasira sa kanilang reputasyon at sapagkat bagamat retirado na daw sila ay patuloy naman silang naglilingkod pa rin sa bayan. Nagdemand din sila ng apology dito kay Villanueva sa kanyang mga sinabi. Pero sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na mamaya sa kasagsagan ng pagdinig ay matatanong din itong tungkol sa sinabi ni Villanueva noong nakaraang pagdinig nila o noong September 17. Samantala, ilang individual din yung ipinasabpina naman ng komite dahil bigo pa rin na lumutang at magpakita dito sa pagdinig ng Senado. Kaya sabi ni Senator Risa Ontiveros, kung ganito ang nangyayari ay malabo na ito na yung huling pagdinig ngayong araw dahil kailangan mapakinggan at matanong yung ilang pang mga individual.
At sa ngayon, ang nakasalang ay si Tony Yang. Siya ngayon yung tinatanong ni Senator Riz Ontiveros kaugnay sa kanyang paglalagi dito sa Pilipinas. Pakinggan po natin. You were not here when you were 2 to 3 years old, Mr. Yang. Sabi nyo dumating kayo 1998 or 1999. And then 2004 pa itong rehistro, 34 years old na po kayo. And then now you're telling us it was your grandfather who late registered your live birth. So it looks to me, Mr. Yang, the birth certificate is fake. Remember, you are answering under oath. Ms. Carolyn, please. Um, 我们的参议员说，就是因为这个出生证，它的日期它并不是在你两三岁才出来的出生证，所以这应该是假的出生证。 Your mic, please. 哦，这样，因为当时我爷爷吧，他弄给我，我也不知道，应该就是为了要做生意比较方便嘛，应该是这样吧。 That during that time, it was my grandfather who helped me come up with this birth certificate. And I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Similar story as Guo Huaping, similar story as revealed by the SP Pro Tempore about Cassandra Leong. We will ask the Philippine Statistics Authority to investigate if, like theirs, your Philippine birth certificate is also irregular. Dahil lumalabas, the birth certificate is fake. Eh, Mr. Yang, sabi nyo nga, you are a Chinese national. Sabi nyo, wala kayong Philippine passport. Ba't kayo nagpapanggap na Pilipino? Ms. Carolyn. 你刚才说你是中国籍，然后你也说你们有菲律宾的护照，那您为什么要说，你要说自己是菲律宾人？ 啊？ 你为什么要说自己是菲律宾人？因为我当时我外公嘛，他弄给我，我刚来也不大懂得他弄这个给我是为了什么，我自己在想应该是为了我留在菲律宾这边发展做生意吧。 比较方便嘛，应该是这样，我自己想的吧。因为当时他弄给我，到现在也好像有20年左右了，我也反正就一直就是这样用着。Okay, during that time, it was my grandfather who helped me process this birth certificate. I am not aware of this. Maybe he was thinking that it was for my convenience so that I can build a business here. Ano ba talaga ang totoong pangalan nyo, Mr. Yang? Let me show you yung ACR application form nyo. O, pinafa-follow up ni SP President Pro Tempore. Ano bang totoong pangalan nyo, Mr. Yang? 请问你真正的名字全名是什么? 我? 是. Yang Jianxin. I am Yang Jianxin. Yang Jianxin, as I read from your nameplate. But look at this. Tingnan nyo, ah. Ito yung ACR application nyo. Dyan, Yang Jianxin nga kayo. Pero merong ding LTO, driver's license application. Papakita din po namin. Dito naman, pangalan nyo, Antonio Maestrado. Lim. Ito pa. Taxpayer's identification number application. May tin pa. So ito sa mga Pilipino, dito naman iba pa, iba na naman ang pangalan niyo. Antonio Lim. So alin sa mga ito ang totoong pangalan niyo? 请看我们刚才给你出示的这些驾驶照，还有这个交税的号码。那这里有说您的名字就是 Antonio Maestrado Lim， 还有一个就是 Antonio Lim。那请问您真正的名字是什么？真正的名字？是的。我自己也不大清楚。
但是我知道就是说叫安东尼林感念，其实恁个里是阿个，我家里都印第阿马路龙感念，比如就是我自己对这个英文嘛，我也不说也不准，但是就是大概就是叫安东尼林这样，我知道那个。 Since I am, I do not know how to speak English, what I only know is that I am called Antonio Lim. They call me Antonio Lim. That's what they call me. Before I continue questioning Mr. Yang, I'd like to acknowledge the presence of the majority leader, Senator Francis. Salamat sa pagdalo. Sir, bakit ba pa iba-iba pa yung pangalan na ginagamit nyo sa mga official documents? Minsan kayo si Yang Chansin. Minsan Tony Yang kayo. Minsan naman Antonio Maestrado Lim. Bakit iniiba-iba ninyo yung pangalan nyo sa official documents? 请问为什么要这样做? 就是在不同的这些政府的文件，你用不同的名字。 我就是政府的文件应该只有Antonio Lim嘛，没有别的名字啊。 In the government documents, I only use Antonio Lim and no other name. May pinakita kaming iba. Yung alien registration application nyo sa Republika ng Pilipinas, Yang Chanchin. Dun sa LTO driver's license application na sinabit nyo sa Republika, you were Tony Yang, the previous slide. Dun naman, dito naman sa TIN application nyo, Antonio Maestrado Lim. Hindi totoo na isang pangalan lang ginagamit nyo, iniiba-iba ninyo. And you have profited from changing your name and your nationality dito sa iba't ibang submissions nyo. At your convenience, talagang for convenience, gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you, Miss Carolyn. OK，参议员认为，就是你在这些政府的文件就使用了不同的名字。刚才那个外国人注册，你用了那个杨建新的名字，但是在驾驶照还有这个交税的文件，你用了你的英文名字，就是Antonio Lim。那我们认为呢，你这样用就是为了在菲律宾能够赚钱，能够使用你这个菲律宾的这个身份来在这里。 开业做企业。哦，我对就是说，在菲律宾做生意吧，哦，中国人，比如说没有菲律宾的那个证件，就不能申请这个营业执照啦，哦，我就是当时我外公啊，他弄这个给我。 我在想哦，应该他也是想说，为了我在这边做生意，以后长期留下来在菲律宾比较方便嘛，应该是这样了。哦 ，Yes, because the initial intention of my grandfather is for me to start a business here. That's why I use an English name so that I can also apply for business permits for other documentations that will be needed for the business. Precisely. So for the record, Mr. Yang has confirmed that he is also Antonio Maestrado Lim, aside from Tony Yang, aside from Yang Chansin. At di ako makapaniwala, quarter of a century na kayo dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro included, at di pa kayo marunong mag-Bisaya fluently o Filipino fluently. Dili ako buang para maniwala dyan, Madam Mr. Sir, Madam Yang. Madam Sir, can I just clarify Senator one thing? Joel, one can thing. Can I just clarify, Caroline, if you can relay this message? Is it still your grandfather who applied for the TIN, for the LTO and ACR, as you previously mentioned for your certificate of live birth, yung grandfather mo pa rin ba yung nag-apply para sa'yo at this point in time na ganito ka ng katanda? Miss Carolyn.
请问杨先生，这些其他的文件，刚才你说过，就是你是出生证，就是有你的外公来帮你办理。那么其他的文件，比如说这个驾驶照啊，这个外国人的注册啊，还有这些交税的号码，也就是您的外公来帮你办理吗？不是不是，这个不是我外公帮我办理，这个是我去办理的。No, it was not processed by my grandfather. It was me who processed these other documents. So obviously, precisely, yes. Exactly. Obviously, ginagamit mo yung iba-ibang pangalan gaya ng minana mo sa kiniklaim mo na grandfather mo para sa convenience mo at ikaw na nagsabi noon para sa negosyo mo at paiba-iba ka ng pangalan dahil illegal yung mga negosyo mo. Yung mga negosyo mo gumagawa ng criminal activities. Isang tanong na lang. Can I just one, Madam Chair? One more and yes, then the Chair yes. will continue her question. Yes, what about yung mga gun permits mo? Permit to carry mo? Pare-pareho din ba yung pangalan mo? Meron ka bang mga gun permits? Kasi nung nahuli ka sa Cagayan de Oro, may anim na baril na possession mo. Ms. Caroline. Okay, 所以一个问题就是你请问你那个持枪的那个证书就是用什么名字？那个是安东尼里没有持枪的是安东尼里。I use Antonio Lim for that permit for all six. I just wanted to put on record, last na po ito, hindi Pilipino. Tapos, may TIN, may LTO, may ACR na iba-iba yung pangalan. May anim na baril na nakuha. Hindi natin alam kung ilan ang baril nito, Madam Chair. Pero hindi Pilipino. Hindi makapagsalita ng Tagalog ng Pilipino, hindi makasalita ng Bisaya. Tapos dito nag-ahasik ng lagim sa bansa natin. Dito lang sa Senado, napaka-weird na ganito yung sitwasyon na may interpreter tayo. Nakakalungkot para tayong binabalasubas dito, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. So, Mr. Yang, or kung ano man yung totoong pangalan nyo, bakit ba kayo pumunta sa Pilipinas? 请问杨先生，您为什么要过来菲律宾？因为我爷爷当时我外公嘛，他们就在这边呐、啊，他们叫我过来这边发展做生意，这样就是过来这边做生意吧。During that time, it was my maternal grandfather who invited me to come here to join them in the Philippines to open up a business. Madam At Chair. Saan kayo ipinanganak? And then I will call the SP yeah. Pro Tempore. Saan kayo pinanganak? 请问你是在哪里出生的？我是在中国福建。福建。哦，福建。福建。Okay. I was born in China in Fujian. How do you spell that?Fujian, and that means in Fujian province. Fujian province. Which city there? Fujian 哪里? Jinjiang. In Jinjiang. Jinjiang si. X-I-N. J-I-N. J-I-N. J-I-A-N-G. Jinjiang. SP Pro Tempore, for one question. Why do you have a birth certificate, live birth certificate, when you were born in China?那请问你是在中国出生对吧？为什么有这个菲律宾的出生证呢？菲律宾的出生证是吧？是。就是我过来这边应该大概三年还是四年吧，我爷爷去弄来给我的，我外公嘛去弄来给我的。Yes, it was my maternal grandfather who helped me process the birth certificate for the first, during the third or fourth year that I came here in the Philippines. And your, yes, SP Pro Tempore. Tanayin mo nga kung buhay pa yung lolo niya. 请问你的外公还活着吗？我外公应该在十五年，十几年前就过世了。十几年前 ，OK。过世了。So my grandfather, he passed away around 10 years ago. Kaya niya ginagamit, dahil patay na. You are always using your grandmother or your grandfather.
because they are already dead. How can we ask them questions? If indeed it's true that they processed all your fake documents here. And Mr. Yang, ang nakalagay sa birth certificate nyo, place of birth, Misamis Oriental. Eh, you just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fujian province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. 你刚才有说过你是在中国福建出生的，对吧？但是这个菲律宾的出生证说你在 Misamis Oriental 出生的，所以这个证明你的出生证就是虚假的，而且这个是不是正常的出生证？Mr. Yang, klaro po sa komite namin na peke yung birth certificate nyo. Peke yung pagka-Pilipino ninyo. Inaamin mo na nagpapanggap ka lamang na Pilipino para magkapera dito sa Pilipinas. You've been deceiving this country for the last 26 years. Okay. 所以这个就证明你的出生证就是虚假的，而且呢，你就是在26年在菲律宾就假装是菲律宾人。哦，是这样啊。是的。 And speaking of the illegal activities, dako na ako sa mga tanong ko sa inyo sa POGOS, Mr. Yang. Napakamarami pong kumpanya at negosyong nakarehistro sa inyo. Ito ipapakita namin dito. Eto, corporations of Antonio Maestrado Lim with SEC documents. Businesses, trade names associated with Antonio Maestrado Lim's taxpayers' identification number. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano kayo nagsimula? Saan galing yung puhunan ninyo? At paano kayo kumikita ng pera ngayon? Gamit na rin itong lahat ng mga kumpanyang ito. Ms. Carolyn. 现在给你出设的是，就是在你的名字下，这个英文名字下注册的一些公司，请问这些公司是怎么开始的？而且你用多少的资本来开业？还有一个，到现在你是怎么赚钱的？什么？OK，我们从第一开始，请问这些公司是怎么开始的？就我开始在公司。 我来菲律宾开始是呢，哦，我是不是我来菲律宾开始怎么做生意的是吧？怎么开业的？好，我刚来菲律宾的时候吧，我有在那个马尼拉差不多5个月还是6个月，反正很久了，我也记不大清楚。 后来我爷爷吧，他就叫我说到 CDO 啊，去那边做生意，那边开店嘛，开店。他说那边以前比较少中国人嘛，比较没有竞争嘛，所以他就是他有一个亲戚吧，我爷爷的一个亲戚在。 在卡加亚嘛，就叫他帮我找店，在那边刚开始我去做这个服装床上用品啊，这些的生意开始就最早去卡加亚嘛。服装的用品对吗？服装床上。 这些布料的制的成品的这种，刚开始我去嘎家人去做这个皮娃，去做这个皮娃。OK， 好。 等一下，这是第一个问题。OK， let me just answer the first question, how it started. OK. OK. So when I came here in the Philippines, I stayed for 5 to 6 months in Manila. And then it was my grandfather who told me to go to Cagayan de Oro to open up a business. Because according to him, there was less competition in CDO because there was less Chinese. And my grandfather's relative also asked him to call me to help him in his business. And it was a textile industry. RTW.
And saan galing yung puhunan ninyo para sa lahat ng mga kumpanyang ito? Hindi pa nga ito yung kompleto eh. At several dito, Yangtze ang pangalan. Yangtze Sky One Condo Hotel. Yung YHJ, baka yung Y dyan, Yangtze din. May Yangtze Rice Mill. Tulad ng mga kumpanya ni Michael Yang nung formally investigation namin dito. Saan nyo nakuha yung puhunan para sa lahat ng negosyong ito? 请问这所有的企业、这所有的公司的资本是哪里来的？ 我刚刚去马尼拉的时候，那时候我外公应该大概是给我60万还是80万的回币给我这本钱去那边就是租店啦，这样刚开始吧。 后来我就在那边慢慢发展嘛，就是后来也有做大米，后来又做面轮厂嘛，还有后来也有做那个炼钢铁的厂，这样就是慢慢。 慢慢积累，慢慢发展，这样嘛，做起来的。 Okay, so I could not remember clearly, but my grandfather, when I came here, he gave me around 600,000 to 800,000 pesos as capital for establishing these businesses. And then afterwards, I slowly developed, I slowly grew, and I already have the rice business, and also the steel factory, and also the tire factory. Pareho kayo ni Go Huaping, binigyan ng, kung hindi ng tatay, binigyan ng lolo ng puhunan para makapagsimula ng negosyo. E ngayon, paano kayo kumikita ng pera sa ngayon? 请问您现在是怎么赚钱的? Wow. 是的. 我现在的生意就是有大米吧. 还有那个... 还有那个面轮厂。还有那个就是做钢铁的这样，做钢铁生意。 Okay, so once again, so right now I got my income from the rice business, from the steel, and also the tire factory. Sangkot po ba kayo sa negosyo ng Pogo o kahit na anumang business associated sa Pogo? 请问您现在有没有跟博彩公司有相关的 集团吗? 没有，现在没有。 Right now, I don't have any related business with the Pogo. Right now, how about before? Did you have any Pogo business or Pogo related business? 那以前呢？以前我有一栋房子，就是租给那个一个叫秋水的，这个办公跟住宅。我有一栋房子。请问叫什么名字？我那个房子好像是叫养氏侯地还是什么？我也不知道。 Pansamantala po muna tayong bibitaw sa pagdinig ng Senado sa operasyon ng ilegal na Pogo. Kausapin muna natin Robert Mano. Robert. Ang tinatanong po kanina ni Senator Risa Ontiveros ay si Tony Yang at nabanggit nga niya na 25 to 26 years na siya na nagdinegosyo dito sa Pilipinas. Kaya tinatanong ni Senator Risa Ontiveros kung bakit ni hindi ito marunong magtagalog o magsalita ng Bisaya at kaya gumagamit pa ngayon ng interpreter para isa itanong sa kanya at interpret din yung kanyang sagot. At base doon sa mga dokumento na ipinakita na nakalap ni Senator Risa Ontiveros ay iba-iba yung pangalan
nitong si Tony Yang at lumalabas na doon sa isang birth certificate niya ay pinakikita na dito siya ay pinanganak sa Pilipinas. Bagamat nang siya ay tanungin, sinabi niya ay pinanganak sa Fujian, China. At ang kanyang pangalan na ginagamit dito ay Antonio Maestrado Lima. At binanggit niya, ikinuwento na, tanong sa kanya kung paano siya nagsimula ng negosyo dito. Eh, sabi niya ay 5 to 6 months nung dumating siya dito sa Pilipinas ay sa Maynila muna siya naglagi, pero sinabihan siya ng kanyang lolo na magnegosyo sa Cagayan de Oro dahil mas kakaunti lamang yung mga Chinese na nagnegosyo doon. At binigyan siya ng 600 to 800,000 pesos na bilang kapital. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala itong pinagkaiba sa kaso ni Alice Go na binigyan lang din ng pasimulang kapital ng pamilya. Tinanong naman siya kung may connection sa anumang operasyon ng Pogo dito sa Pilipinas at binabanggit niya na wala siyang connection. Pero kaya siya ngayon narito sa Senado dahil may mga dokumento na naglilink sa kanya, may mga negosyo na nakapangalan sa kanya na nakalink sa mga illegal Pogo operations. So mamaya, yung kabukan itong pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros at ng iba pang mga senador at maging yung testimonya ng iba pang mga resource persons na ipinatawag dito sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ay ating pong babalikan. Mula Senator Robert Mano para sa Teleradyo. Hello? Oh, hello? Robert, Sir Peter? Robert, matanong ko lang, mga sidebars lang. Bukod kay Tony Yang, sino pa ang bagong mga resource persons dyan sa Senado ngayon na napansin mo? Actually, halos the same eh, Sir Peter. Same resource persons. Ito lang si Tony Yang yung pinakabago dahil kaka-aresto pa lang sa kanya. Yung ibang mga pinatawag, kagaya ng dating mayor ng Bambantarlac, hindi pa rin dumating. Uh-huh. Yung ilang mga individual na merong sinasabing connection para sa illegal pogo na pinaimbitahan, eh hindi naman tinanggap yung subpoena, kaya nga pinakontem. So far, siya yung bago. Okay. Doon sa guest list nito, eh, ang lumalabas, eh halos magkakaparehas, halos sila. Yung mga nadagdag lang, halimbawa, yung ipinatawag yung isang municipal, yung isang councilor sa Bamban, si Councilor Rainier Rivera. Yung sa Alicel Fish Farm, wala. Eh, yung Michael Mayrong, na kaya pinapasampina din siya. At yung iba pa sa na ina-expect na pupunta, eh wala, Sir Peter, kaya sa pina muna. Kaya okay. Next hearing pa. Okay, sorry. Isa na lang. Yung mga sumuko sa NBI. Yung mga sumuko sa NBI, ang binabanggit ng Senate Committee, ng Senate Secretariat, ay sumulat sila doon sa NBI. Pero pa, mukhang hindi pa maibigay ng NBI ngayon yung commitment dahil ongoing siguro yung pagpoproseso sa kanila, pero wala namang sinabi na totally denied yung mga iyon. Pero abangan natin kung ano magiging development sa Magapo dahil matagal pa naman yung hearing hanggang before 3 o'clock pa ito. Alright, maraming salamat Robert Mano live mula sa Senado. Babalikan po natin mamaya the whole day itong pagdinig nitong Senado sa operasyon ng ilegal na Pogo. Tayo po muna ay magbibitaw ng ilang mga paalala. 10:23, ito pa rin po ang programang Balita Patan. Balita Patan! Sa oras na 10:26, alamin natin ang mga nangyari kahapon nga po sa first day ng Tigil Pasada dahil marami po ang pasaherong nahirapan sumakay. Kasama natin ang Chairperson of Commuters of the Philippines, Sir Julius Dalay. Sir Julius, good morning. Peter Atrica sa Balita Patan. Good morning, Peter Atrica. Good morning sa mga takapagtagabakayag natin sa Teleradyo. Good morning, sir. Kumustahin lang po natin ang naging lagay ng first day dahil na first day ng Tigil Pasada dahil pati po ang mga estudyante wala pong mga pasok maski hanggang ngayon, ano? Oh, actually, no. Nag-declare na nga ng preemptive na suspension ng mga kanilang mga eskwelahan at ng mga local government units para nga maibsan itong magiging epekto ng Tigil Pasada. Sinabi ng sinasabi ng gobyerno ng LTFRB, MMDA na wala namang naging epekto itong Tigil Pasada ng piston at ng manibela. May mga LGU pa nga na nag-provide ng mga sasakyan para yung mga masastranded ay merong masasakyan patungo nga sa kanilang mga opisina o hindi maibsan nga yung hirap ng pagbiyahe. Ito po ba talaga ay nakatulong o meron po ba tayong nakita na mga lugar kung saan ang mga pasahero natin ay talagang na-stranded? Well, no, actually may mga lugar talagang nahirapan yung mga pasahero, no? In fact,
we agree, no, dun sa naging statement ng Malibela na may mga areas tulad dito sa Quezon City, Las Piñas, tsaka Parañaque, if I'm not mistaken, no, na maraming nahirapan at meron din mga balibalita dito sa around dito sa Manila, no, particularly around Taft Avenue, eh merong mga pasahero tayong nahirapang sumakay. Ang tanong po, eh, naiintindihan ba ng mga pasahero natin yung ipinaglalaban nitong piston at ng manibela kung kaya nagkakaganito at tuloy-tuloy yung kanilang mga tigil pasada? Well, no, on one hand, naiintindihan na siyempre, no, ngayon na mayroong mga nawawalang operators, saka drivers na sila tuluyang mawawala kapag tuluyan na ipatupad na yung PTMP, no, na dating tinatawag na PUVMP, eh magsasuffer. But on the other hand, naiintindihan din ng ating mga commuters yung pinaglalaban ng gobyerno, no, ito yung PTMP. Kasi nga, marami ang rasyonali ng gobyerno, eh number one, ilan sa mga sasakyan na to hindi na worthy, no, sa kalsada. At number two, yung mga ruta natin ng mga jeepney, ng mga ibang pampublikong sasakyan, eh naka-design pa for the 1970s. We needed to update yung ano natin, yung mga ruta so para gagma doon sa kasalukuyang panahon. Opo, alright. Maraming salamat po sa pagbigay sa atin ng yung nangyayari nga po at pananaw ng mga commuter natin dito sa Tigil Pasada ng Piston at Manibela. Maraming salamat, Sir Julius. Good morning. Thank you. Ang ating chairperson ng Commuters of the Philippines, Sir Julius Dalay, ating nakausap. 10:29 na, partner! Oo, magpapaalam na tayo. Maya-maya lang ibabalikan natin ng Senado. Ano po, huwag po kayong bibitaw dito sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Tatak Serbisyo ni Tita Winnie Cordero. Susunod na. Nakasama niyo po, Rica Lazo. Peter Musngi. At ito po ang programang Balita Patan. Balita Patan. Tapat na pagbabalita at pagsiservisyo. Balita Patan. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.